para sa mga wala pang credit card na ginagamit dyan, o kaya naman meron ka ng credit card na ginagamit, well, para sa'yo itong video na to, kaya panoorin mo hanggang sa huli. Hi, this is Mel and welcome back sa ating channel. Ngayon, usapang credit card naman tayo. Well, pag-uusapan natin, ano ba ang credit card? At ano ba ang mga advantage at disadvantage ng isang credit card? So, dito sa Pilipinas, marami pa rin sa atin ang hindi nakaka-appreciate ng paggamit ng credit card. Ito yung mga kadalasang naririnig ko pag may mga tinatanong akong mga tao regarding sa credit card. Pag nagtatanong tayo, meron ka na bang credit card? Well, ito po ang kadalasang sagot. So, una, sinasabi nila, ayoko ng credit card kasi magastos. Kasi alam mo na, pag may credit card ka, swipe ka na lang ng swipe. Yung iba naman, sinasabi, wala kasi akong pangbayad kasi baka mabigla ako. Darating na lang yung bill. Ha? Swipe ngayon, sakit ulo bukas. Yung iba naman, nakakademonyo daw. Kasi nga naman, pag may mga gusto kang items, pag wala kang pera, may dala kang card, swipe na lang. Pagdating ng bill, patay. So, kung ikaw, kagaya nila na wala pang credit card, baka naman pwede mong i-comment sa baba kung ano yung reason mo kung bakit hanggang ngayon wala ka pa rin credit card. Okay, so umpisahan natin sa ano ba ang credit card. Ano ba tong credit card na to? To ano bang itsura nito? No? Ang credit card po ay isang money piece, no? Usually po yan, common po is plastic, pero meron din pong metal. These credit cards are issued by banks or financial services company that allows you as the cardholder. Cardholder po ang tawag sa atin pagka tayo po ay merong credit card. They are allowing us to borrow money or borrow funds with this card na pangbayad po sa mga goods and services na ina-avail natin sa mga merchants o yung mga stores na nag-a-accept ng credit card payment. So, meaning, pagbibili po tayo gamit ang credit card, binabayaran po muna ni credit card company kung magkano man yung binili nating items. And then, si credit card company naman ang maniningil sa atin pagdating naman ng due date natin. So, dito sa Pilipinas, meron lang tayong dalawang types of credit card na madalas nakikita or madalas na ginagamit. Ano po ba yon? Una is yung Visa and yung pangalawa is yung MasterCard. Eh ano bang pinagkaiba ng Visa sa MasterCard? Well, actually, wala naman masyadong pinagkaiba itong dalawang to. Yun nga lang, si Visa kasi is slightly larger and higher lang ang mga transaction volume at level of acceptance. While acceptable naman in most countries, si MasterCard. So, anong mas maganda? Visa or MasterCard? Well, parehas po silang maganda. At parehas din po sila ng gamit, no? So, bawat card kasi meron pong iba-ibang perks na tinatawag, no? Mga features ng bawat credit card. So, sa next video natin, pag-uusapan naman natin ang features ng iba't ibang credit card. So, ang tanong, kailangan mo bang mag-apply ng credit card? Well, for me, yes. Kailangan po bang mag-apply ng credit card kasi po sobrang importante na po ngayon ang credit card, especially cashless na po tayo. And maybe 10 years from now, totally po baka mawala na rin po yung cash natin. Hindi natin alam, 'di ba? Kasi yung technologies natin nag-i-improve na and people are now accepting yung mga digital currency. So kung decided ka lang mag-apply ng credit card, ano ba yung mga dapat nating alamin bago mag-apply ng credit card? Una, dapat know yourself. Kagaya nga nung reason na mga naririnig natin, magastos may credit card, nakakademonyo yung credit card. So ito po, know yourself. Ikaw ba ay may pambayad? Kaya mo bang bayaran yung mga items na binili mo using your credit card? Okay, so dapat po financially capable. Kasi unang-una, isa rin po ito sa mga requirements pagka kayo po ay mag-a-apply ng credit card is
financially capable tayo kasi nga hindi naman ma-approve yung application natin, especially now na stricto na yung mga bangko pagdating sa application ng credit card. Pangalawa, gaya ng sabi ko, kaya mo bang magbayad? Since nga ang paggamit ng credit card is some kind of a word, utang. So very familiar naman tayo doon na pag utang, dapat po binabayaran. Pag credit card, bayaran mo on due date. Pangalawa na dapat malaman before applying a credit card is we need to understand the basic of credit. So sa paggamit ng credit card, nakasalalay dito yung tinatawag nating trust. Ayan. Napaka-importante po yung trust na yan kasi pinagkatiwalaan po tayo ng credit card company na bayaran yung mga items na binili natin, and in exchange, babayaran din natin sa kanila on due date. So pag nasira po kasi itong trust na to, ibig sabihin po masisira din po yung ating credibility. So bumababa po ang ating credit standing. So kailangan po ingatan po natin yung ating pangalan. So ano-ano nga ba ang advantages and disadvantages ng credit card? So unang-una po sa ating listahan sa mga advantages ng credit card is convenience. Yes, ginawa po ang credit card for the purpose of convenience. Ito po ang pinaka top natin kasi nga pag wala po kayong dalang pera, you can use your credit card to pay for the service, for the goods that we tend to buy. So for example po is nasa grocery store tayo and then wala tayong pera. Kung wala tayong credit card, kailangan pa natin pumunta ng ATM machine para lang mag-withdraw ng pera. Before, no? Before. Kasi ngayon may debit card na rin, pero ibang topic yung debit card. So yung credit card is very convenient. Gamitin mo siya to purchase yung mga items mo, paying your goods using your credit card. Pangalawa sa ating listahan is protection. So protection saan? So di gaya ng cash, eto po, di gaya ng cash, pag nawala mo po yung cash outright po, nawala na po siya. So kung meron kang 10,000 sa wallet mo or sa bulsa mo, and then let's say nahulog yung pera mo, pag nawala po yung pera mo, automatic po bawas ka na po ng 10,000. Pagka naman po yung credit card ninyo yung nawala, may chance pa po kayong mag-report. So hindi po magagamit yung card ninyo pag ni-report yan. At pag nagamit naman, pwede nating i-dispute. Pwede tayong mag-apply ng dispute doon sa mga transactions na nangyari during the time na nawala yung credit card. Pangatlo sa listahan natin ng mga advantages is it can stretch your money. So ano po bang ibig sabihin nung it can stretch your money? Madalas nating naririnig yung mga 6 months installment 0%. So instead of spend yung total amount kung magkano yung item, nai-stretch po natin yung budget natin. Ibig sabihin po, mayroon tayong 6 months na pwedeng bayaran yung item na yon, or even 1 year, or depende po sa merchant kung ilang months po yung ino-offer nila. And the good thing po, kadalasan nito is mga 0% interest sa mga installments. Another advantage po is every time you use your credit card, meron po tayong tinatawag na points na naiipon. So in other cards, meron din po tayong miles, or yung kagaya po ng Mabuhay miles, no? Every time na ginagamit natin yung credit card, for every minimum amount nire-require nila, makaka-earn tayo ng 1 points or 1 point or 1 mile. So the more that we use yung credit card natin, the more na nakakaipon tayo. So hindi lang tayo spend ng spend, nakakaipon din tayo ng points. Yung points pwede nating ipalit sa items. May mga items na merong kailangang corresponding points. Meron nga yung miles, kagaya ng Mabuhay miles, na every time na ginagamit mo yung credit card mo, nakaka-earn ka ng mile points. And take note na itong mga to is magagamit mo in the future. For example, nakaipon ka ng maraming points. And let's say gusto mo ng cellphone. Yung naipon mong points, pwede mong ipalit sa cellphone as long as ma-meet mo yung minimum required na points doon sa items na yon. Meron naman, specific naman sa mga travel, kung mahilig kang
mag-travel abroad or even local, nakakaipon tayo ng miles na tinatawag. Pag naipon mo to, you can convert this into ticket or airplane ticket. So, yon ang isa pang maganda sa paggamit ng credit card. Actually, marami pang advantages ang credit card eh. Pero etong last na sasabihin ko is eto yung pinakapaborito ko sa lahat. And alam kong siguradong magugustuhan nyo rin tong feature na to ng isang credit card. No? Usually, pag nag-apply tayo ng personal loan sa mga banks, marami tayong mga requirements na kailangang isubmit. Meron tayong mga business documents, proof of income, ID, and hindi nawawala yung collateral. Yes, palagi po yung may collateral. Pero sa ibang banko, meron po tayong tinatawag na loan na without collateral or clean loan. Pero sa credit card po, eto po. Pwede ka pong mag-avail ng loan sa credit card using your credit limit nang walang pinapasang requirements. So ano pong ibig sabihin nun? Tatawag ka lang, pupunta ka sa branch mo, or you can even call yung hotline nila and then sabihin mo mag-avail ka lang ng cash loan or in other cards, tinatawag nila itong cash advance, or in other cards, tinatawag nila itong quick cash. Mag-a-apply ka lang nito, and ang kagandahan nito, as long as you have credit card, you don't need to submit any proof of income or any documents na kailangan sa loan. So pupunta ka lang sa branch mo, sabihin mo lang sa kanila mag-avail ka ng quick cash or cash loan sa credit card mo. Tinatawag nila yan and then ipaprocess, and yung minimum po dyan na term is 3 months, and I think yung amount is minimum of 3,000 and maximum of depending on your limit. So kung gusto mong mag-loan ng halimbawa, let's say bibili ka ng cellphone, kung gusto mong bayaran in 12 months, mag-avail ka ng 12 months na term. Kung gusto mo naman ng halimbawa TV, same din, ganun din siya. So, magagamit mo siya without submitting any loan requirements. So, yan ang pinaka-paborito ko pagdating sa credit card. Especially kung ikaw ay nagninegosyo, pwedeng-pwede mo itong gamitin as capital. So, on the other side naman tayo, ano-ano ba yung mga disadvantages naman na para sa akin na ito yung mga nakikita kong mga disadvantages ng isang credit card. So, unang-una, if you don't know how to manage your financials, nako, magkakaroon po tayo ng malaking problema dyan. Kasi po, ang paggamit po ng credit card, dapat meron kang self-discipline. Kasi baka ma-overspend mo yung credit card mo pagdating sa bayaran, nga. Magdadagdag pa yun ng stress sa buhay mo. Isipin mo pa yan, baka dyan pa masira ulo mo. Diba? So dapat marunong tayong humandle ng financials natin. Kaya dapat alam natin ang tamang paggamit ng credit card. So as much as possible, you must not spend more than 50 to 60% of your credit limit. So ang isang regular na credit card, ang credit limit na binibigay na very common is 15, 20, 25,000. Yan yung mga maliliit na credit limit or initial credit limit na usual na binibigay ng mga financial companies. So, let's say para mabilis yung computation, kung 10,000 yung credit limit mo, dapat up to 5,000 or 6,000 lang ang usage mo sa credit card. Huwag mong sagarin kasi baka mamaya mahirapan kang magbayad. Pangalawa, syempre ibabase mo rin sa financial standing mo. Eh, kahit nga 50,000 yung credit limit mo, baka gamitin mo yung 25,000, hindi naman kaya ng budget mo. Huwag naman ganun. Dapat, depende pa rin sa financial capability natin. Second disadvantage na nakikita ko with regards to credit card is, even if yung mga credit card is considered one of the financial tool or one of the safest financial tool, susceptible pa rin yan sa online fraud. Hindi pa rin natin maiiwasan yan. Kasi nga, alam mo naman yung mga fraudster ngayon, sobrang galing na po ng mga fraudster. Mag-ingat-ingat po tayo. So, always safeguard mga sarili natin sa mga fraudulent transactions. Huwag magbibigay ng mga credit card credentials sa kung kani-kanino at kung sino-sino. Mag-ingat po sa mga purchases natin online. Be sure na yung website na pinagbibilhan natin is the legit website.
Kasi marami na po ang nanggagaya ng mga website ngayon. Ingat-ingatan po natin yan. Yan po dapat, aware po tayo dapat palagi dyan. And another disadvantage na nakikita ko eh, syempre satisfied tayo kasi nabibili natin yung mga items na gusto natin, yung mga gamit na gusto natin using our credit card. However, pag hindi tayo nakapagbayad on time or on our due date, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na interest charges. So normally po, I think 3.5%, sa iba 3%, bawat cards po magkakaiba-iba po yan. So yun po ang dapat na ingatan natin sa paggamit ng credit card. Dapat kung nabili mo ngayon worth 3,000 and then pagdating ng due date mo 3,000, bayaran po natin yung 3,000 kung ayaw natin magkaroon ng charges, additional charges. Hindi lang yan ang charges natin, hindi lang interest charges, we also have penalties on late payment. So magkaiba po yan. And sayang to, I think 800. Yung charges natin will be based on the 3% or 3.5%. Tapos yung late payment natin is fixed. Bawat card mayroong iba-ibang amount ng late payment fee. Yung iba 800, yung iba 500. Sumantakin niyo yun. Sobrang sakit sa ulo nun. So magbayad dapat on time. So what will happen nga pag hindi ka napagbayad on time? So on your next bill, babayaran mo na yung corresponding interest plus yung mga usage mo na, another usage mo na naman. So patong-patong na, lalaki na lalo yung sakit ng ulo. So last na masasabi kong para sa akin na disadvantage ng isang credit card is yung tinatawag nating annual membership fee. So karamihan ng mga credit cards, regular credit cards, eh meron tinatawag na annual membership fee. So bawat card po magkakaiba po yan ng membership fee. So meron tayong mga regular like 1.5, meron tayo yung mga medyo matataas na yung limit, like halimbawa gold card ka, maabot na siya ng mga 3,000 or 5,000. Kung platinum ka naman, more than pa that. So depende po dun sa card natin, dun po nag-base yung annual membership fee natin. So ang suggestion ko dito is we apply for the credit card na wala pong annual fee. Meron ng mga credit card ngayon or mga credit card companies na may mga credit card offered na zero annual fee or yung mga lifetime no annual fee na. Yun ang isasuggest ko sa inyo na applyan ninyo. If ever regular card ang meron kayo and the company will charge you annual membership fee, I can suggest also that visit your bank and then request for a waiver of annual fee. So sa mga ibang banks, inaalaw naman nila yan na ma-waive yung annual fee mo depending on the credit standing and the usage of card. Kung maganda ang credentials mo, hindi ka late magbayad, palaging full ka kung magbayad on your due date, inaalaw nilang i-waive yung annual fee ninyo. Pero kung hindi naman, nagbibigay pa rin naman sila ng options, like for example, they will ask you to purchase an amount of let's say 10,000 accumulative for this month. So pwede nyo pong gawin yon, or pwede namang i-offer nila sa inyo na you will enroll auto debit payments for your bills. Pwede nyo rin gawin yon. That's an option kung gusto ninyong ma-waive yung annual fee ninyo. So that's it. Thank you so much sa panonood sa video natin. Sana ay may natutunan kayo. And baka sakaling magbago ang isip ng ilan dyan, pwede po kayo mag-apply ng credit cards. And application is free. Depende na lang po sa credit standing ninyo, sa financial standing ninyo, kung ma-approve kayo or hindi. But the application is free. And if you want to apply for a credit card, mag-iwan po ako ng link sa description. Pwede po kayo mag-apply ng credit card dyan. Pwede po kayo mamili ng iba-ibang klase ng credit card na gusto ninyo. Kayo po ang bahala. On our next video naman, abangan nyo po.
After nyo pong magkaroon ng credit card, syempre kailangan ninyong malaman kung paano yung tamang paggamit ng credit card. So abangan nyo po ang next video natin, itatakil po natin doon ang tamang paggamit ng credit card, iba't ibang uri ng credit card, at syempre pag-aralan natin yung statement of account, anong itsura, saan makikita yung due date, anong ibig sabihin ng minimum amount due, anong ibig sabihin ng statement cut-off date. Lahat po yan, itatakil po natin yan sa next video natin. Thank you so much again. Please don't forget to subscribe, like this video, and share this video to your family members and friends para naman malaman nila kung ano-ano yung mga advantages at disadvantages ng paggamit ng credit card. And see you on the next video. God bless.